Good evening mga kuya at mga ate. This is Kuya Agent Hammer once again. Medyo late nang nakapagawa ng video ngayon kasi medyo busy kami ni La Boss. Maraming mga nilakad, maraming mga pinuntahan. Then gusto kong i-discuss ngayon is yung about sa dito, sa protection agent license. Ayan. Ito yung usually na ini-inquire sa akin sa training. Kung paano ba yung training nito. Ano lang, simple lang. Before anything else pala, shoutout muna sa mga makikisig nating mga kuya sa Fraternal Order of Eagles. Yan. At mga ate sa Eagles. Yan. This is Kuya Agent Hammer. About sa PA license. So, merong mga nagtatanong sa akin regarding sa protection agent license. Kung paano ba ito kukunin? Paano ba makuha? Paano makapag-avail? Paano makapag-acquire? So, merong mga training centers na nag-o-offer nito. Pero talagang ang aking pinagkakatiwalaan na i-recommend sa mga kaibigan ko is yung Valiant Security Training Center. Yan, dito sa may Camp Rami Gate 2. Tapat na tapat lang yan. Sa pamumuno ni Maring Vicky Ballesteros. So, ano ba yung PA license? Kumbaga, in layman's term, ito yung, dati kasi, before mana yung PA or protection agent, ang layman's term noon is bodyguard. So, yun. Kaso noon kasi, wala pa talagang training yung mga bodyguard noon. Kumbaga, dati, pag may kakilala ka na pinagkakatiwalaan ka na mayaman or politiko, may sinasabi sa buhay, pagkukuha ng bodyguard, minsan kukunin ka muna ng driver, tapos kukunin sa sabihin sa'yo, kumuha ka ng baril, gagawin itang bodyguard. Pero ngayon, isinaayos na lahat yan ng ating PNP, which is nag-designate nga ng isang institution, which is yung SOSIA, sa Camp Rami mismo, merong opisina ang SOSIA ron, na kung saan, siya yung nagbibigay ng license sa atin, sa ating mga security. For example, sa mga security guard, sa mga SO, security officer, lady guard, ganyan. Sa mga PA, ganyan. Parehas lang din sa amin. Kung ano yung mga usualing mga requirements sa SG, like, sa amin kasi ganun din ang requirements. For example, yung mga basic requirements, yung NBI, police clearance, barangay clearance. Ngayon kasi, take note pala, hindi na pala kailangan ng NBI clearance pagkukuha ng LTAP. Yan. Parang masegue lang. Kasi maraming kumukuha akong mga tropa na ng LTAP sa Camp Rami din na no need na po yung NBI. Ang kailangan natin ngayon is National Police Clearance, which makukuha yan sa one-stop shop dyan sa Camp Rami rin, sa third floor. Yan. Mabalik tayo sa PA license nandito. Ang requirements ito is unang-una, mga basic requirements is unang-una, barangay clearance, police clearance, NBI clearance, PSA birth certificate, tapos at least kung meron kang 72 units or meron kang 5 years experience sa pagiging security guard, qualified ka na. Tapos sa ating mga men in uniform naman, na mga retirees, basta meron kayong honorable discharge sa inyong force, sa inyong mga pinanggaling ng mga institution, papakita nyo lang po yun, then makakwalified kayo para makapag-training sa PA. So, ayun, matagal-tagal na rin po akong PA, pero to be honest with you guys, mga ate at kuya, ilang taon din akong nag-escort na walang PA license. So, meron lang akong mga kaibigan na nag-encourage sa akin para kumuha ng PA to legalize all of the activity of my VIP. Siyempre, kailangan talaga ililegal natin. Siyempre. Kasi, binabayaran tayo, binigyan tayo ng professional fee. Kailangan, we have a professional license.
which is itong ano, private security or PA, private security na ano, pero nakalagay dito sa ating category is protection agent. Yan. So, ayun. Simple lang naman siya, wala naman siyang conflict sa mga naging experience ko. Pero siyempre, mas maganda na rin yung wala kang problemahin. Tapos hindi ka rin problemahin ng boss mo o ng VIP mo pag nagka-problema. Kaya kailangan kumuha ka ng PA license. So, paano ba kumuha ng PA license? Nanguna, pag may mga requirements ka na, tapos punta ka sa ano, sa pinagkakatiwalaan kong training center, is yung Valiant Security Training Center. Yun, pag-inuro ka doon. Tapos ang kagandahan kasi rito, pwede kang mag... meron kami tinatawag na installment basis plan. Kung saan, maski mag-down ka lang muna, kalahati. Then, take note nga pala, regularly, ang aming, you know, ang in-offer doon, regularly, standard price and training is 18,000. Pero sa mga kaibigan natin dyan na gusto mag-protection agent, bibigyan ko kayo ng discount na 3,000, so 15,000 na lang ang inyong training fee. Tapos, ang maganda dyan, maski mag-down ka lang muna kung magkano kaya mo, then, yun, makapag-training ka na. Mabait naman yung kaibigan natin dyan sa Balya. So, ilang araw ang training ng PA? Actually, ang standard days of training niyan is 21 days. Tapos, meron niyang mga activities dyan, like yung mga basing-debasing, firing, yung mga ano, yung maraming activities dyan. Talaga mag-i-enjoy kayo, tapos matututo talaga kayo. Ang ano lang diyan, kailangan yung atinan lahat ng mga ano ng mga trainings ninyo, mga drills. Tapos ang ano diyan, yung ating ano, ating mga activity bilang ano, PA, kailangan maatinan niyo. And at the same time, yung ating training ngayon is every weekend lang, every weekend. Kasi nga pandemic pa, bawal pa talaga yung everyday session or everyday class. Every weekend, sa din mamili ka kung Saturday or Sunday, every weekend lang talaga siya. Pero may mga schedule naman doon na minsan, especially firing, minsan may schedule doon na weekdays, pero very minimal lang. Kaya ito, talagang pabor to sa mga katrabaho or may trabaho ngayon na gusto mag-training. Kung imagine mo, weekdays makakapag-trabaho ka, kikita ka, at the same time, pag Saturday, Sunday, pwede kang mag-training ng protection agent. So, lahat ng mga gustong mag-inquire, mag-training, pwede kayo mag-text sa akin. Lagi ko naman sinasabi sa mga videos ko, yung number ko, which is 0917-643-7596. And don't forget to like and subscribe to my channel, Kuya Angel, Angelo Villarde kasi pangalan ko. Ang YouTube channel ko is Kuya Agent Hammer. Yan. I'm PA Angelo Villarde, by the way. Yan po, ingat po tayong lahat. God bless. Ingat tayo.